Mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome sa Tanauan City Channel. Ako si Ms. Rhemy Reanyo Azul mula sa Community Affairs Office. Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang kasaysayan ng lungsod ng Tanauan. Noong 1572, ang Tanauan kasama ang komunidad ng Sala ay natagpuan ng mga Agustinian missionaries sa panan ng Taaldig o yung tinatawag na Bonbon na ngayon ay Taal. Dahil sa patuloy na pagsabog ng Bulkang Taal, noong 1754 natagpuan ang Tanauan sa kanyang ikalawang lokasyon, sa bayan ng Sala kung saan makikita ang simbahang natabunan na siyang laging palatandaan ng bayan na ngayon ay nasasakop ng Barangay Bañadero. Ang Tanauan sa kasalukuyan ay nasa ikatlong lokasyon, bunga ng pagsabog ng Bulkang Taal. May dalawang version kung saan kinuha ang pangalan ng Tanauan. Sa unang version, ito ay kinuha sa term na Tanaw sapagkat ang lungsod ay nasa mataas na lugar at ang mga tao dati ay laging nakatanaw. Ang mga pari noon ay nagtayo ng fortress o yung tinatawag na watchtower para kita nila kung may dumarating na mga pirata. Ang pangalawang version naman ay ayon sa research ng National Historical Commission of the Philippines kung saan ang pangalan ng Tanauan ay kinuha sa halamang Tanawa na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng lungsod. Tinatawag ngayong ano ng halamang medisinal na nakagamot sa binat. Noong 1996, ang Tanauan ay naging first-class municipality. Sa pamumuno ng dating Mayor Cesar V. Platon, at pagkalipas ng 5 taon ay naging ganap na lungsod. Pinagtibay ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong February 2, 2001 at naging ganap na siyudad noong March 10, 2001. Ito naman ang kahulugan ng official seal ng Tanauan. Makikita sa larawan si Apolinario Mabini at Jose P. Laurel na dalawang dakilang anak ng lungsod na nagpakilala sa Tanauan sa Aklat ng Kasaysayan. Ang coconut, bananas, cattle, plow, and fish sumisimbolo sa produktong agrikultura ng Tanauan. Ang wheel with wings nagsisimbolize ng ating trade and commerce. Ang laurel leaves stands for peace o kapayapaan. At ang baybayin letter K stands for kaunlaran o development and progress. Tinawag tayong cradle of noble heroes o duyan ng mga bayani dahil kina Apolinario Mabini at Jose P. Laurel. Si Apolinario Mabini ay pinanganak noong July 23, 1864 sa Barangay Talaga, Tanauan, Batangas ni Junicia Maranan at Inocencio Mabini. Pangalawa sa walang magkakapatid. Ang kanyang ama ay isang magsasaka at ang kanyang ina ay magtitinda ng kape. Ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya ay maging isang pare. Subalit ang gusto niya ay maging isang abogado. Kahit nasa bukid ay masigasig pa rin si Mabini sa pagbabasa ng aklat na kaya niyang sauluhin ang bawat kataga dahil sa kagustuhan niyang makapag-aral. Siya ay namasukan sa iba't ibang tanggapan habang nag-aaral sa kolehiyo. Nakapagtapos siya ng abogasya sa University of Santo Tomas o UST dahil sa kanyang pagsisikap. Siya'y nalumpo dahil sa sakit na polio sa edad na 32. Naging kauna-unahang kalihim ng Department of Foreign Affairs at naging personal na tagapayo ng dating Pangulo Emilio Aguinaldo. Dahil sa angking katalinuhan, siya'y naging utak ng himagsikan o brains of the revolution. Siya'y namatay sa edad na 38 noong May 30, 1903 dahil sa sakit na kolera. Isa rin sa mga dakilang anak ng Tanauan, si Jose P. Laurel. Pinanganak noong March 9, 1891 ni Doña Jacoba Garcia at Sotero Laurel sa Tanauan. Siya ay pangalawa sa 5 magkakapatid. Ang kanyang panganay na kapatid ay si Doña Maria Paz, ang pinagkunan ng pangalan ng isang barangay dito sa Tanauan at ito ay ang Barangay Maria Paz. Ang kanyang tunay na pangalan ay Jose Paciano Garcia Laurel, kung saan ang Jose ay kinuha sa pangalan ni San Jose. Ang Paciano ay kinuha sa pangalan ng kapatid ni Jose Rizal na si General Paciano Rizal,
dahil matalik na magkaibigan ang kanilang magulang. Si President Laurel at ang kanyang may bahay na si Doña Pasensya Hidalgo Laurel ay pinayayaan ng siyam na anak. Si Jose Bayani Laurel na kanilang panganay na anak ay naging Speaker of the House of Representatives. Siya ay nagkaroon ng apat na anak kay Remedios Lerma. Ang isa ay naging Mayor ng Tanauan, si Banjo Laurel. Ang naging Congresswoman ay ikatlong distrito ng Batangas, si Lali Laurel Trinidad. Ang naging Congressman at Ambassador Macario Laurel at si Ma'am Mimi Laurel ng kanilang kaagapay sa kanilang paglilingkod. Ilan din sa mga naging anak ni President Laurel ay si Sotero Laurel na naging senador at Salvador Doy Laurel na naging pangalawang pangulo ng Pilipinas. Samantala, sina dating Governor Joey Laurel at dating Vice Governor Peter Laurel ay mga apo na Presidente Laurel na nagsilbi rin sa lalawigan ng Batangas. Dala ng kanyang kabataan ang pagiging matigas ang ulo at kawalan ng sipag sa pag-aaral. Sa pagtsatsaga at gabay ng kanyang ina na siya ay matuto, ang dating Pangulo ay nagsumikap at namasukan sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang makapagtapos ng kursong abogasya sa University of the Philippines o UP. Siya ay isa sa mga naging napakahusay na abogado sa ating bansa. Ang katangi-tangi leader sapagkat siya lamang ang nakapaglingkod sa tatlong sangay ng gobyerno. Siya ay naging Chief Justice ng Supreme Court under Judiciary. Siya ay naging Senador under Legislative. At siya ay naging President of the Second Republic mula 1943 to 1945. Tinawag siyang Puppet President dahil siya ay naging sunod-sunuran at nagpailalim sa kapangyarihan ng mga Hapon. Ngunit ang kanyang layunin ay iligtas ang mga Pilipino sa ikalawang digmaan. Sabi sa kanyang aklat, "Nobody can love the Filipinos more than Filipinos themselves." Walang magmamahal sa Pilipino kundi kapwa Pilipino lamang. Dahil sa pagmamahal sa edukasyon, itinayo niya ang Lyceum of the Philippines. Siya ang nagpasa ng batas para sa compulsory reading ng Rizal's Nori, Mitangiri at El Filibusterismo sa lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan na kinalaunan nito'y naging bahagi ng kurikulum sa visa ng Republic Act Number 1425, at siya ay namatay sa edad na 68 noong November 6, 1959 dahil sa atake sa puso. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga datos patungkol sa mga naninirahan sa lungsod. 99% ng ating population ay Filipino citizens, ang dialect ay Tagalog. 94% ay Roman Catholics, 91% ang lehitimong taga-Tanauan at dito pinanganak. 6% lamang ang galing sa iba't ibang probinsya o nag-migrate dito. 80% ay nasa rural areas. Pinagdiriwang ang Piyesta ng Tanauan tuwing December 27 at ang patron saint ay si San Juan Evangelista. Ang total population ay 165,358. Mas marami ang babae kaysa lalaki. Ang population density, 1,505 person per square kilometers. Ang number of households, 40,854. Ang population rate ay 2.6%. Ang household size ay 4. Ang registered voters, 124,619. Ang income classification ay second class component city. At ang Tanauan ay binubuo ng 48 barangays. Napakalapit puntahan ng Tanauan, 64 kilometers ang layo sa Manila via South Luzon Expressway at 45 kilometers ang layo sa Batangas via Star Tollway. Pagdating naman sa larangan ng edukasyon, ang lungsod ay may literacy rate na 98.83%. Halos lahat ay nakakapag-aral at marunong bumasa at sumulat. Meron tayong 58 barangay daycare centers, 44 public elementary schools, 38 private elementary schools, 16 public junior high schools, 17 private junior high schools, 1 public senior high school, 17 private senior high schools,
8 private institutions offering college education. Ang meron din Tanauan City College sa pamamahalan ng City Government of Tanauan. Marami na rin itong courses na i-offer at madaragdagan pa ito sa mga susunod na taon. Ang mga courses dito ay Bachelor of Science in Computer Engineering, Bachelor of Science in Management Accounting, Bachelor of Science in Accounting, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Public Administration, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education. Sa larangan naman ng kalusugan, meron 2 tertiary hospitals, 3 secondary at 1 district hospital. Lahat ng barangay ay merong health center. Meron ding libreng konsulta at libreng gamot sa ating mga kabarangay. May mga programa din kagaya ng libreng tuli, libreng punot ng ipin, libreng pustiso sa mga may hirap nating kabarangay. Meron din tayong industrial zones. Ang First Philippine Industrial Park, ang entrance nasa Santo Tomas. Pero yung kalawakan ng lupa ay pag-aari ng Tanauan. Diyan yung makikita ang Honda Philippines, Murata, Philip Morris, Nestle Philippines, Canon, at iba't ibang kumpanya na nagbibigay ng hanap buhay hindi lang sa taga-Tanauan, kundi pati sa mga karatig bayan. Meron ding First Industrial Township. Ang entrance ay nasa Santo Tomas din. Pero ang kalawakan ng lupa ay pag-aari din ng Tanauan. Diyan yung makikita ang gawaan ng homemade noodles. Dumako naman tayo sa makasaysayang lugar sa lungsod ng Tanauan. Ang palatandaan na natabunan lumang simbahan na siyang pangalawang lokasyon ng Tanauan. Ang lugar na ito ay dating nasasakop ng Bayan ng Sala na ngayon ay Barangay Banyadero. Ito ang larawan ng Catholic Church kung saan ang patron saint ay si Saint John the Evangelist. Noong 1584, tinanggap ng mga Agustino ang pangangasiwa ng simbahan at ang unang parish priest ay si Father Antonio Rojas. Ito ang pinakadumang simenteryo na matatagpuan sa Barangay Trapiche, dating libingan ng mga pare. Sa Barangay Kale, matatagpuan naman ang iluhan ng tubo na may taas na 20 feet. Dito rin lumilikha ng usok na nagbibigay hudyat na may parating na mga kastila. Ito naman ang Almeda House, isa sa pinakalumang bahay kung saan makikita rin ang mga lumang kagamitan noong panahon ng kastila. Ang Gonzales Ancestral House, kung saan dito nanirahan ang 4 na naging mayor ng Tanauan, si Fulgencio Platon, Pedro Gonzales, Nicolas Gonzales Sr. at Nicolas Gonzales Jr. Si General Nicolas Gonzales Sr. ay naging gobernador din ng Batangas at siyang huling general na sumuko kasama ni General Miguel Malvar. Ito ang Laurel Ancestral House. Dito pinanganak ang ating dating presidente Jose P. Laurel. Makikita ang kanyang mga gamit sa pagtugtog dahil mahilig siya sa musika. Nung siya ay nag-aaral, naging membro siya ng Tanauan Orchestra. Makikita rin dyan ang sikretong daan o yung tunnel kung saan niya pinatatakas ang ating mga kababayan para mailigtas sa kalupitan ng mga Hapon. Ito naman ang Plaza Mabini kung saan ginaganap ang mga programa ng pangalan lungsod. Ang Modesto Q. Castillo Memorial Cultural Center ay isa rin sa makasaysayang lugar dito sa lungsod. Ito ang kauna-unahang pampublikong paaralan na dati rin tinatawag na Eskola Pia. Dito nag-aral si Apolinario Mabini, President Jose P. Laurel, General Miguel Malvar at iba pang kinikilalang tao sa lungsod. Si Governor Modesto Q. Castillo ang kauna-unahang gobernador na nagsilbi ng 3 magkakasunod na termino sa lalawigan ng Batangas. Anak din niya ang pinagpakita ng petals ni Mama Mary, si Sister Teresita Castillo sa Mount Carmel, Lipa City. Ang Museo ng Tanauan ay ang lumang gusaling pambayan. Nung nagpasabog ng bomba mga Amerikano sa Kalamba, dito ito bumagsak na naging dahilan ng pagkasira nito. Ginawang garison ng mga Hapon. Dito ay naabuso, pinagsasamantalahan ang mga babae bago nila patayin.
Ang nagdisenyo ng gusali ito ay si Architect Oscar Arellano na pinsan ni Architect Juan Arellano na siyang nagdisenyo ng Manila Central Post Office, Supreme Court, National Museum, Metropolitan Theater, Jones Bridge at marami pang iba. Ang building na ito ay na-construct sa ilalim ng termino ni Mayor Antonio de Mayuga noong 1928 to 1937. Na-convert na hospital sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Nicolas Gonzalez Jr. noong 1941 to 1946. Noong 1946, ito ay tinawag na Puriculture Center sa panunungkulan ni Mayor Jose Corona. Muling ipinaayos sa ilalim naman ang termino ni Mayor Pedro Gonzalez noong 1951 to 1957, kung saan ito ay naglaman ng iba't ibang tanggapan. Noong 1960, ang nasabing bahay pamahalaan ay lumipat sa bagong gusali, samantalang naiwan naman dito ang National Statistics Office at Library. Noong 1992, ang kabuuan nito ay pinaayos ni Mayor Cesar V. Platon. Ang left and right wings ay na-convert bilang social hall at library at ang central portion na reserved for meetings, conferences, and other activities. Noong June 23, 2003, ang second floor ng building ay pinangalan ng Mayor Cesar V. Platon Memorial Hall through SP Resolution Number 01116. Sa panunungkulan naman ng dating Mayor Alfredo C. Corona, nadeklarang Tanauan City Museum noong January 5, 2004 sa pamamagitan ng SP Resolution Number P005. Sa pamumuno naman ni dating Mayor Sonia Torres Aquino at sa pakikipagtulungan ng National Museum, ito ay in-upgrade at binasbasan noong March 8, 2010. Isa sa mga naging priority program ni Mayor Antonio C. Halili ay ang promotion ng arts and culture. Kung kaya sa panahon ng kanyang panunungkulan ay naisagawa ang upgrading ng history gallery ng museum na naging daan upang magkaroon ng interactive diorama. Kung saan makikita ang history ng 48 na barangays ng Tanauan, mga produkto at magagandang lugar na matatagpuan dito. Kabilang din sa mababasa dito ang ilan sa mga programa ng pamahalang lungsod. Noong October 2018, sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Attorney Joanna Corona Villamor, isinagawa ang modernisasyon ng museum kung saan ang konsepto at disenyo nito ay nakapaloob sa Global Museum Standard. Sa ngayon, ang lahat ng programa patungkol sa museo ay patuloy na sinusuportahan ng ating Mayor Angeline Sweet Ison Halili, lalong-lalo na ang programang Virtual Lakbay Aral, kung saan ito ay nagbibigay ng karagdagang kaalaman sa ating mga estudyante patungkol sa mayamang kasaysayan at kultura ng lungsod ng Tanauan. Ang Museo ni Apolinario Mabini ay nasa Barangay Talaga, kung saan makikita ang iba't ibang gallery patungkol sa kanyang buhay. Mayroon akong ibabahagi sa inyo na lagi ko ning isinishare sa mga estudyante. Dati kasi ang mga kabataan, mas gusto nilang pumunta sa mall kesa sa museum. Napakagandang halimbawa nito ay ang pangyayari sa akin nung nag-aaral pa ang aking anak sa San Beda College of Law. May nagtanong na profesor kung sino sa kanila ang taga-Tanauan. At alam niyo, ang anak ko, proud na sumagot, "Ako po, taga-Tanauan, sir." Muli nagtanong ang kanyang profesor, "Nakarating ka na ba sa Mabini Shrine?" Kulang na lang ay pumasok siya sa ilalim ng silya dahil hindi pa siya nakakarating. Sabi sa kanya ng kanyang guro, "Miss Azul, kami mga profesor mo, taga malalayong lugar, ngunit narating na namin ang Mabini Shrine, isa sa pinakamagandang museo sa buong Pilipinas. Ikaw, katabi mo lamang ay hindi mo pa napupuntahan." Agad-agad tumawag siya sa akin at nag-request na kapag siya ay umuwi, ay itur ko sa Mabini Shrine. Bigla siyang naging interesado sa museo at nabanggit niya na tama pala kayo, mami, mahirap maging dayuhan sa sariling bayan. Kaya ito ang kahalagahan ng ating Lakbay Aral para maging familiar kayo at maging aware kung anong meron tayo. Para pag nakarating kayo sa ibang lugar, may pagmamalaki niyo rin ang ating lungsod.
Dumako naman tayo sa mga resorts and recreational places. Ang Messing Garden ay matatagpuan sa Poblacion 1, Sukasa Garden Resort sa Poblacion 3, La Dehesta Resort, Resort Padilla at Uncle Vince Place sa Poblacion 6, Villa Carandang, Poblacion 7, May's Private Pool, Barangay Bilog-Bilog, Casita de Jose, Barangay Bañadero, Averosa Farm and River Fun Resort, Barangay Bagbag, Jardin de Antonio, Barangay Talaga, Awilihan Resort, Barangay Ambulong, Montesilio de Leonard, Nicayeren Lakefront Resort, at Chera Salva Lakeview Resort, nasa Barangay Gonzales. Ang Hacienda Darasa at Sunshine Garden Resort, nasa Barangay Darasa, Mount Lourdes Resort and Hotel, Barangay Trapiche, Tropical Breeze Hotel and Resort, Barangay Sambat, Villa Glover, Barangay Hanopol Occidental, Armiguero Resort, Barangay Talaga, Alon Garden Resort, Barangay Natatas, at meron din tayong bagong-bagong hotel and resort, Generic Resort sa Barangay Laurel. Ang Bravo Hotel, matatagpuan naman sa Poblacion 4. Dumako naman tayo sa natural attractions. Meron tayong View of Taal Lake and Island. Meron din tayong 6 na barangay na nakakasakop sa Taal Lake. Ito yung Barangay Ambulong, Bañadero, Boot, Gonzales, Maria Paz at Wawa. Makikita din natin ang Napayong Island, isa sa makasaysayang lugar dito sa lungsod ng Tanauan dahil ito ay ginawang refuge area ng ating mga ninuno noong panahon ng hapon. Meron din tayong mga ilog, San Juan River, at itong refreshing waterfalls at century-old tree sa Barangay Banjo West. Ang ating mga residential areas, meron tayong Saratoga Hills at Plantation Hills sa Barangay Suplang. Meron na rin tayong 60 subdivisions and villages dito sa ating lungsod. Meron din mga agricultural areas, orchards and nurseries sa Barangay Talaga, Laurel Hill at Sugarcane Farm sa Barangay Santor, Corn Farm sa Barangay Hanopol, Aquaponic Technology sa Barangay Wawa, meron tayong taniman ng kamyas sa Barangay Boot, Agricultural Farm sa Barangay Maria Paz, Poultry Farm sa iba't ibang barangay, makikita to, meron ding Cattle Farm, Swine Production at saka Goat Farm. At yung mga nasa tabi ng lawa, ang pinagkikitaan nila ay pangingisda. Lahat ng prutas at gulay, meron tayo, iba't ibang isda, at ang pinagmamalaking isda ng Tanauan ay ang tilapia, tawilis at malipoto. Meron din tayong Materials Recovery Facility o MRF at ito ay matatagpuan sa Barangay Bilog-Bilog. Makikita dyan yung ating machine na ginagamit na panggiling sa mga basura at ito ay ginagawang panaba sa ating organic farm. Sa organic farm natin, makikita meron tayong mushroom house, may taniman ng strawberry, grapes, at meron din dyan taniman ng lettuce at iba't ibang gulay. Ang Tanauan Packaging and Service Center, ito'y matatagpuan sa likod ng Modesto Castillo. At dyan nilalagyan ng label yung ating mga dibote, dikahon ng paninda. Meron din dyan retorch machine, dyan ipinapasok ang sumang yakap. Tumatagal ng 2 taon. At dyan ay nagkakaroon din ng trainings para sa paggawa ng label at yung paggawa ng mga processed food. Ang ating mga delicacies and products. Pinagmamalaki natin ang ating bulalo, kalderetang kambing, adobo, bulanglang, ang ating beef steak with achara. At ang pinagmamalaki natin na mga merienda, sumangyakap, cheese bibingka, puto, sinukmani at kutsinta. Meron din tayo na iba't ibang gawaan ng tinapay at pinagmamalaki din ang kaping barako. Yan, masarap sa usawa ng tinapay yung ating kaping barako. Ito naman yung mga dynamic workforce natin.
Meron tayong livelihood product ng iba't ibang barangay. Wraps making, sandal shoes and bags making. Meron tayong sukang yari sa kaong sa barangay Sangbon. Sa iba't ibang barangay, meron tayong sewing garments, sas and woodcrafts, weaving, may gawaan ng bangka sa barangay Maria Paz. Meron din tayong abaka, plastic rope and straw making sa barangay Tinuli. Meron din mga professionals at meron din namang mga factory workers. Sa larangan ng sports, pinagmamalaki natin ang Tanauan City Baseball Team. Sila ay hindi lang representative ng Tanauan, kundi ng buong mundo. Sila ay lagi nagcha-champion. Meron ding magagaling sa chess, ipinadadala rin sa iba't ibang bansa. Ang Elgama Pinumbra, ito ay pinagmamalaki din natin dahil sila ay lehitimong taga-Tanauan. Meron din tayong bagong-bagong team, ang Sagwan Tanauan. Sila na may nagcha-champion na rin sa Dragon Boat Competition. Sa larangan ng teknolohiya, pinagmamalaki natin ang robotics ng FATE. At 2 years ago ay nanalo ang ating mga estudyante mula sa Tanauan North Central School at Tanauan City High School. Sila ay lumaban sa Indonesia at ito ay nanalo sila. Yan, ang Philippine Tanauan Robofighters. Dumako naman tayo sa serbisyo publiko. Makikita natin ang bagong City Hall na matatagpuan sa barangay Natatas. Ito ay may design na pabilog, na rampa, dyan dumaraan yung mga PWD. Dahil taga rito si Apolinario Mabini, kailangan ng City Hall ay PWD friendly. Ang Mabini Avenue, ito ay may street lights at dyan ay mayroong pathway na may bubong para hindi maulanan at maarawan ang mga naglalakad dyan. Ang mukha ng lumang munisipyo at ngayon ay museo ng Tanauan. Ang Tanauan City Muslim Affairs, ito ang opisina ng mga Muslim para kung meron silang problema ay nakakadulog dito. Ito naman ang opisina ng Person with Disability o PWD na sila ay dyan din kumukuha ng ID para sila ay maging priority at dyan din sila, kung may problema, dyan din sila lumalapit. Ang Tanauan City Dragon Boat Festival ginaganap tuwing November sa Wawang Bohol. At ang pinagmamalaking programa ng ating lungsod, ang Tanauan City Parade of Lights. Ginaganap ito tuwing March, anniversary ng city at founding anniversary ng Tanauan. At makikita nyo yung mga nag-champion o yung mga nanalo na nakaraang Parade of Lights. Ito naman ang mga nanunungkulan sa lungsod ng Tanauan. Ang City Mayor, Honorable Mary Angeline Ison Halili. City Vice Mayor and Presiding Officer, Honorable Attorney Herminildo G. Trinidad Jr. Ito yung mga councilors, Honorable Joseph M. Castillo, Honorable Herminildo O. Trinidad Sr., Honorable Simeon M. Platon, Honorable Silent T. Marqueses, Honorable Angel C. Burgos, Honorable Glenwin D. Gonzalez, Honorable Angel V. Achenza, Honorable Brigadier General Benedicto C. Corona, Honorable Dr. Cristel N. Guelos, Honorable Herman R. Desagon, ang Presidente ng mga Kapitan, Honorable Isidro M. Provelda, at ang Presidente ng Kabataan, Honorable John Kennedy N. Macalindo. Ito ang vision of the city. Tanauan envisions for a smart, safe, modern, aggressive, resilient, transformative city, thus implementing socio-economic and gender-responsive development programs
while excelling on tourism, sports, and economic development through sweet, sustainable, workable, empowered, exemplary, and transparent governance. A mission of the city, Tanauan City commits to provide the highest quality of services and programs, thereby promoting and uplifting the general welfare of Tanauanos and all stakeholders pursuant to existing laws. Maraming salamat po. Muli, ako si Rhemy de Año Azul. Manatili tayong ligtas ngayong panahon ng pandemya. Tanauan nyo, the best ka!